So pagpapainumin natin siya lang gamot, ay makikita niyo mga lods dito, no. Yung dito lang siya sa may bandang mahawa. So what's up mga lods? Welcome ulit sa aking YouTube channel. So for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano natin painumin ng gamot yung mga alaga nating aso. At kung ano yung mga technique na dapat natin gawin para hindi masayang yung mga pinaiinom natin sa mga alaga natin, no. So yung iba kasi sa atin is nahihinapang painumin ng gamot yung aso natin dahil hindi nila natin na ipapaano ng maayos papainom yung gamot na dapat na igagamot natin sa mga aso natin. Halimbawa mga tablet, mga syrup, kahit wala tayong yung drop na tinatawag, yung ginagamit sa mga baby, no. Kung kahit wala tayo, no, mapapainom pa rin natin ng gamot yung mga alaga nating aso. Kahit wala yung mga bagay na ganun, kung wala mo lang tayo makuha ng ganun, kahit kamay lang magagawa natin na painumin yung aso natin. So ito, papatuturo ko sa inyo yung paano yung technique para maano natin yung mga alaga nating aso, magamot natin kahit tayo lang muna mga owner, no. So bago natin gawin yon, so kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe and mag-like, then mag-comment na rin para sa mga bago nating mga susunod na video. So ito na mga lods, so takpan muna natin to. Yung alaga nating aso, no. So pagpapainumin natin siya lang gamot, ay makikita niyo mga lods dito, no. So hawakan mo siya dito para bumuka yung bibig niya rito. Ayan. Kasi bubuka yan, yan, no, di ba? Papapainom natin siya ng gamot. So yung dito lang siya. Sa may bandang mahawakan mo naman dito yan, eh. Yung pinakapanga niya, yung pinakajun niya. Pag pinapinsil mo yung jun niya, bubuka yan. No, halimbawa yan, ganyan siya, no. Yan, mabuka yung jaw niya dyan. Kasi may mga lock yan dito. Parang sa tao din, may lock yan dito. So, pag pinigahan mo yung pinakaano ng jaw niya, is nga yung bibig niya. So, kahit wala tayong yung dropper na tinatawag, no, pag mapapainom tayo ng mga liquid na vitamins, kaya mga gamot, na subscribe na. What? Bro, what are you talking about, man? Ng doktor, subscription ng doktor, no. Pwede natin silang mapainom kahit tayo lang mga owner na nag-aalaga sa mga aso natin. So madali lang siya. So kung may nasasayang na gamot at di natin napapainom ng maayos, natatapon lang. So dito sa technique na to ay madali nyo nang mapapainom yung mga alaga nating aso, no. So ayan siya, nagpapahinga lang po yung aking alagang aso niya, no. Na alaga, papahinga lang siya. So ayan, kung dati natatandaan ninyo, no, pinaliguan natin siya ng gamot sa karapata. Ayan, nasa description, talagay ko sa description yung link, no, nung kung ano yung gamot na ginagamit natin na pantanggal sa karapata ng aso. So yun, saka yung link na tungkol sa ubo at sipon, kung paano matatanggal yung ubo at sipon ng mga alaga nating aso. Yun, isa yun sa mga naging natin, mga top video, mga nag-viral na video natin, no. Sa ngayon is nasa 54k views na yung natin, yung views do sa video na yun. So naano kasi na maraming naghahanap tungkol sa mga ganitong klaseng content, no. Kaya itinuloy ko na ngayon, no, kasi matagal-tagal na rin ako nagbabak na mag-ganitong mga content, kaso hindi matuloy dahil na may mga bagay tayo na inaasikaso. Ayan. So una, tatandaan nyo, ipinaliguan natin yung aso natin. Then pangalawa, tagpainom tayo ng gamot sa ubot sipon. Ngayon naman is content natin kung paano naman sila mapapainom ng maayos. So yun mga lods, ito lang naman yung konting trivia, konting video lang tungkol sa kung paano natin painumin ng maayos yung mga alaga nating aso, no. Kahit hindi sa aso, kahit sa pusa, pwede yan gawin natin technique na yan, no? Sa ibang animals, kasi halos yun dito lang naman ng pangalaman ng hayop yung kailangan natin, eh. Pipigayin mo lang siya, parang dito lang yan, parang sa tao. Kaya pag pinigyan mo yung dito niya, kusa siya nga, no.
Tapos pag nuwas na nanganganga yung mga alaga natin, pwede mo na siyang iano ng tablet. Kaya syrup, pwede mo siya i-direkta. Pero yung mayroon ta kasi pinainom na syrup, yung technique naman niya, dito na pinadadaan sa pinakagilid ng musunong aso sa bibig dito. Ayan. Pag may syrup naman, bumubuka mo na lang konti yan. Tapos ipapainom mo yung syrup. Ano ba, kung nasa dropper na yan, pwede mo siyang painumin sa dito sa katagiliran. Kasi ano naman yun ng aso, ilalasahan naman niya kung ano yung iniinom niya. Hanggang sa malulok na niya yung gamot at mabigay na natin yung dapat na gamot para sa kanila. No? So kung yun lang mga Lods sa dito sa video na to, hanggang dito lang. So paalala ulit lagi natin, kung bago pa lang din sa akin YouTube channel, no, subscribe mo lang and click mo na rin yung notification bell para lagi updated ka sa aking mga bagong videos. Siyempre huwag mo na rin kalimutan mag like, comment, no, para sa bago nating content, na kayo na rin ang magsabi kung ano yung mga content natin na dapat na gawin, no, para mayroon idea tayo. So yun mga Lods, hanggang dito lang, see you on my next vlog, bye bye.